Kaya ito ginagawa itong mga vlog na ito para makatulong dun sa mga baguhan din na kagaya ko na hindi kaya mag-avail ng mga package na medyo may kamahalan na may free seminar. At ito ay libre lang, no, para dun sa mga beginner nga na gusto rin mag-business ng ganito. Hello guys, at welcome back nga muli dito sa ating channel at dito sa aking munting shop. Ngayong araw ay panibagong tutorial na naman ang aking ibibigay sa inyo. Pero hindi talaga siya totally tutorial, no? Parang konting review na rin dun sa product na isa sa mga primary equipment natin dito sa shop. Ito ay ang Cameo 4. Kaya kung gusto mong matutunan kung ano-ano ba yung mga features ng Cameo 4 at yung kanyang mga basic parts, ay tapusin mo ang video na to, panoorin mo hanggang sa dulo para matutunan mo. At kung makapag-decide ka na mag-digital printing, ay isa ito sa ilista mo sa mga equipment na bibiling mo. Okay? Pero bago yan, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay itong digital printing. Kaya kung gusto mong makapanood palagi ng mga videos and tutorials about sa mga bagay na ito, ay isubscribe mo yung ating channel, pakihit mo na rin yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa aking mga upload. Marami na rin akong mga upload kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload ako ng mga bagong videos. No, kaya pwede mong balikan yung mga yon, panoorin mo, at sigurado ako marami kang matututunan. Okay, so simulan na natin. Ang Cameo 4 is meron siyang software na ginagamit din na dun mo madedetect yung iyong equipment. No, ang software na ito ay ang Silhouette Studio. No, mamaya, bibigyan ko rin kayo ng kaunting background sa Silhouette Studio and yung kanyang basic interface. Since I am using Cameo 4, ang Silhouette Studio ko na version is version 4 na rin. No, kasi yung mga older version, version 3 ng Silhouette Studio is working lang din dun sa mga lower model ng Cameo, yung Cameo 3. No, kaya huwag kayong magkakamali. Kasi nung una, na-experience ko yun na nag-download ako ng Silhouette Studio version 3 para dito sa aking Cameo 4. Since ako nga ay nagsarili lang, no, wala akong mga biniling package na mayroong free seminar, binili ko yung mga equipment ko na hindi ko pa din alam kung paano gamitin. Kaya ganun yung nangyari. At yun nga, na-find out ko na kailangan pala kung Cameo 4 ka, is version 4 na rin ang Silhouette Studio yung gagamitin. No, para ma-detect ng computer mo yung iyong cutter na Cameo. Okay? At yun nga, ma-proceed na tayo siguro doon sa pinaka equipment natin, no, para maipaliwanag ko yung mga basic parts lang. Napakasimple lang niya na equipment. At para nga sa akin, no, hindi mo na kailangan na magbayad pa ng mga free seminar na ino-offer ng ibang mga company. No, kasi katulad ko, kung inabil ko yon, nasa 55 to 60,000, same equipment na meron ako ngayon na ang ginastos ko lang is less than 40,000. No, isipin mo yung nasa 20,000 din na masasayang kung dun ka pupunta sa isang package na mayroong free seminar, which is kaya mo rin palang pag-aralan in your own. Yun, no, kaya yung 20,000 na yun, nagamit ko pa siya pambili ko ng ibang mga materials. No, nakapagbili ako ng vinyl, nakapagbili ako ng mga transfer papers, nakabili rin ako ng ilang box ng mugs, net cap, mouse pads, rep magnets, and yung iba-iba pa ng mga materials na ginagamit dito sa digital printing business. At pati pala yung sa ano, yung sa mga ID, PVC ID, laminating films, ay nakabili din ako nun.
halos kompleto lahat. O, diba? Kung nag-package ako, additional 15 to 20K para sa mga materials nyo. O, kaya, yun yung advantage ng nagsasarili ka lang nung magbibili ka na lang ng mga equipment in your own. Kagaya ng ginawa ko. At kung medyo nahihirapan kayo, feel free to comment. No, willing ako na tulungan kayo, i-guide kayo para makapag-start na rin kayo ng inyong sariling digital printing business. Okay, let's proceed na doon sa ating cameo para ma-discuss ko ang mga basic parts ng ating cameo for. Let's go! Okay guys, dito lang nga tayo ngayon sa ating cameo. At ito ay tinatakpan ko talaga. Kahit meron na siyang itong pinaka-top cover. Ito. Yan. Bali, ito yung mga parts ng ating cameo. And meron siyang blade na dalawa, no? Yung ating cameo 4. Ang blade nito guys is auto blade. O kaya huwag kayong magkakamali kapag doon na kayo sa Silhouette Studio. Ang pipiliin nyo palagi ay auto blade. Yan. At ito yung mga numbering dyan. Yan din yung makikita nyo doon sa settings. Yan yung makikita nyo, yung mga numbers na yan. Yan din yung dun sa settings ng ating Silhouette Studio. No? Ako dahil medyo luma na yung aking blade, medyo mapurol na, ginagamit ko dun ay number 4 para medyo malakas. No? At kung sakaling gusto nyo na magpalit nyan, ay madali lang. No? Ilahin nyo lang tong lock, tong pinaka-lock nya. Lahin nyo lang yan. Yan. Kapag ka na-unlock nyo na yan, taas nyo lang to. Yan. May kita na natin itong pinaka-blade. Yan. Ito yung kanyang auto blade. Yung metal part na yan, yan yung pinaka-sensor ng ating blade, no? Ng ating cutter. Yan yung pinaka-sensor nya. Yan. Sa pagbabalik naman, bawa, papalitan mo na, shoot mo lang tong ganito. Make sure na nailapat mo ng maayos, fit siya before mo ilock. Tutulak mo lang ulit. Kung narinig mo 'yon, okay na 'yon. And isa pa, napakasimple lang nito ng parts ng cameo natin. No, ang actually nga dumating to ay wala tong user's manual, guys. Inaral ko lang din siya mag-isa. Since tayo nga ay bumili lang ng mga equipment ng sarili natin. Hindi tayo nag-avail ng mga package-package, kaya walang seminar. Sariling tayo. So mga 2 nights ko tong pinag-aralan kasi nga pag-araw ay sa school ako. Kaya yung lahat ng equipment ko, pinagpuyatan ko ng 2 nights para makuha ko sila kung paano gamitin. Dito merong marker. Para to dun sa cutting mat. Okay, ipapakita ko. Wait lang. Ayan. So, ito yung aking cutting mat. Yung aking cutting mat. So, paglalagay nito, since na one hand tayo ngayon, nagbibidyo pa. Okay. So, kailangan naka sakto yan dyan, yung edge natin, yung cutting mat. Lalo na kung gagawin natin, guys, ay print and cut. Mga dark transfer paper. So ito hindi ko natatanggalin, no, kasi inaano ko kasi to, pinabalik ko para hindi agad matanggal yung dikit ng aking mat kasi wala pa akong pambili. Ayan. So ganun ha, ganun yung paglalagay na, kaya may marker dyan. Okay, and sa side na to, sa kabila, makikita nyo yung medyo masikip. Ayan, makikita nyo itong button na to. Ayan yung pinaka power button ng ating cameo 4 USB connector. Yan yung cord papunta sa USB port ng ating PC para ma-detect sya ng Silhouette Studio version 4. Okay, and yun naman yung power supply, yung pinaka power cord ng ating cameo 4. Okay. Ngayon guys, ay i-try natin na i-on para makita nyo naman yung itsura na kung hindi nyo pa nakikita kung ano yung pangitan nyo, lalo na dun sa mga beginners
na gusto nilang mag-try din ng ganitong business. Hindi po natin yun. Okay. So, napakaganda ng ating interface. No, napakaganda ng tsura ng ating Cameo 4. Napaka-stylish. Yan yung kanyang name, Cameo. Naka-LED din. And may tatlong button dito, guys. Ayan. So ito feed. Ito naman pag gusto mo na i-out yung papel. And ito sa Bluetooth connection. Since I am using desktop computer, walang Bluetooth na built-in, hindi ako makapag-gawa ng wireless na pagka-cut, no? Kaya naka-cord lang ako via USB port. Okay? So ganito yung gamit niyan. I-try natin. Ilagay natin to. Sample lang to, ha. And hindi ko natatanggalin na. Feed natin yung ating mat. Okay. Ano natin. Ayan. O, diba? So, pag naka-feed na yan, so isipin nyo na lang na ano to. Dark transfer paper or vinyl. Yan. Ganun. Ipapasok nyo yan. Ika-cut. Ito naman. Itong apat na to. Ay ginagamit to sa pag manual cut, no? Ito sa pagpasok ng mat. Yan. Kita nyo, no, diba? So, pumasok yung mat. Kung gusto mo naman i-adjust yung cutter, yung cutter gusto mo i-adjust. Yan. O, tingnan nyo. Pindutin ko yung right. Yan, diba? Gumagana. Pag left naman. Yan. So ginagamit to sa manual cut, no? And ito naman pang out, pang atras. Kung, kasi merong sa manual cut, meron yung parang marker. Sasakto mo yung blade na to dun sa marker para makita niya. Minsan kasi kung custom na registration mark, hindi na didetect automatically ng ano natin, ng Cameo. So ganun ginagawa ko. Minamanual ko na lang siya. Okay. At yun nga, oh, i-ano na natin. I-out natin. Pagtapos na halimbawa mag-cut, ito naman yung pipindutin, yung out. Ayan. So niluwa na nung ating Cameo yung ating mat. And ganun lang siya kasimple, guys, no. Na ako ay medyo nahirapan nung una kasi nga wala akong guide or wala ding nagtuturo sa akin. Talagang nagsikap lang tayo sa sarili natin. No, kaya ito ginagawa itong mga vlog na ito para makatulong dun sa mga baguhan din na kagaya ko na hindi kaya mag-avail ng mga package na medyo may kamahalan na may free seminar, no. At ito ay libre lang, no, para dun sa mga beginner nga na gusto rin mag-business ng ganito. Okay, so dun na tayo sa ating PC, no, para makita nyo rin yung Silhouette Studio na ginagamit ko. So yun ay version 4.3, no, kaya yun yung ginamit ko dahil nga yun yung compatible dito sa ating Cameo 4. Okay? Okay, guys, papakita ko sa inyo ngayon yung ating Silhouette Studio, no, na kung saan ito yung software na ginagamit natin kapartner ng ating Cameo 4. Okay? Re-record ko na lang yung screen, no, para maintindihan nyo ng maayos. Record natin. Bali ako kanina, nakapagbukas na ako ng Silhouette Studio. Ito. Ito yung ating Silhouette Studio. Ayan. Bali yung akin ay version 4 nga ito. No, dahil Cameo 4 yung aking gamit. And ito yung kanyang basic parts ng ating Silhouette Studio. Kung kayo ay gumagamit ng mga photo editing software, ay madali na lang itong gamitin. No, ito ay pinag-aralan ko lang din ng sarili ko. Halos nung pagdating ng aking mga gamit ay mga 2 nights akong nagpupuyat, no, dahil may klase ako, may klase pa ako nung sa school. Tuturo ako sa school during the time no binili ko itong mga equipment ko na to. Kaya yung time ko sa paggagawa nung mga tanggap ko na project ay gabi lang. At gabi ko lang din inaral tong mga equipment na to. Kaya, yan, natutunan ko din.
Okay? So, ang ano dito, simple lang din yung interface ng Silhouette Studio. Ayan, may menu bar sa dito. May menu bar. Ayan, file, edit, view, panels, ayan, objects, ayan, ayan, and help. So, yan lang, no? Napakasimple lang. Mas mahirap pa nga yung Photoshop siguro dito eh. Ayan. Pero ako talaga, mas nauna ako natuto sa Photoshop. Kaya ito, basic na lang din, no? And, ito dito sa part na to, na andito yung design. Ayan. Library, tsaka send. Ayan. Ito yung send. Ito yung sinasabi ko, no? Na kapag ka hindi version 4 yung ginamit nyo, hindi yan magre-ready, hindi nyo madedetect yung inyong Cameo. Okay. Ayan, dito sa design, ayan, sa page, page design, ayan, colors, ito yung kadalasang magagamit dito, trace, ito naman kung magti-trace ka ng mga object dito, kung gusto mong i-detach yung bawat colors, ayan. And offset, ito offset, ginagamit din ito madalas, yung pinaka-stroke nya. Ginagamit yung offset sa mga, yung kagaya nito, na ang gagawin ko dito, ikakat ko muna ito, bawa white, naka-white sya. Ikakat ko ito ng white, na vinyl, and then ito naman ay something orange or yellow. Kaya parang mangyayari, parang sa pagtatak, two colors vinyl tayo, white and orange. Ang pinaka stroke niya, magiging pinaka stroke niya ay white. Okay, so ganun. Yan lang yung basic lang dito na ginagamit. Ito naman sa kabila, text. Yan, para sa text. Yan, shapes, lines. No, yan lang naman. Wala pa, hindi ko pa masyadong na-explore din to, pero yun lang yung aking sinigurado na alam ko talaga yung mga palaging ginagamit. Okay. Kadalasan naman pag vinyl mga text lang naman eh. Pero ako may mga time din na gumagawa ako ng mga parang image na naka PNG. Para mga sketch type, no, kaya siyang ikat ng Cameo. Okay? Yan, parang kagaya nito. Okay. So ito, yan, ang may gawa niyan ay Cameo. Yan, yung layo na yan. So, parang sketch yung image na yan, and then kinat ko lang gamit ang Cameo. And then dinikit natin sa cup. Okay? Okay. Yun lang, and I hope naliwanagan ka sa aking mga itinuro about sa Cameo 4. And kung may malabo sa aking mga inexplain, ay mag-comment lang kayo sa comment section natin sa ibaba at sasagutin ko lahat ng katanungan ninyo. No, pwede nyo rin ako message kasi dyan sa description nilagay ko yung aking mga social media account pati na rin yung aking mga Facebook page na aking mga business. So pwede nyo akong message doon, no, para masagot ko rin yung mga katanungan. Okay, yun lang, and I hope nakatulong ito ng malaki sa inyo. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.